agad kayong 83 points! Sit! Hey! Try naman ay may 136 na! Guys! Walang susto! Okay. Atay! Okay. Ngayon! Bitas! Juice! Kapag naibalik mo ang nawawalang blank, bibigyan ka ng reward. Ballpen! Huh? Pre? Oo. Oh. Ang galing mo, ano? Pre. Ang galing mo. Ako, ah. Ang galing mo. Sa akin. Ano? Binuhat ko lahat. Uy. Tinutukoy ko lang yung huli, ah. Ah, yung huli. Ilan yung kailangan? 200 points. 29. 200. Ilan yung nakuha? 171. Once, eh. Bin, sabi kita. Kunyari may isang kabambigas. Binuhat ko yung karamihan, tapos binigyan ka ng mga 2 kilo. Ayan. Mamahirap pa para sa'yo. Kaya mo na siguro. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Ballpen? Suli ng ballpen. Ang pinigyan ng pabigyan. Wala nga nagsusuli ng ballpen eh. Pinaniniwala sa Morto 9, hindi yung paniniwala mo. Paniniwala ng masa. Ano masasabi mo? Hindi ganun. Akin? Mamaya ka sa bahay. Mamaya ka. Mamaya ka. Daming nanonood eh. Hindi, ang mahalaga nag-enjoy kayo. Hindi! Bilisan mo, pre. Nasaan ba sila? Uy, ba't ka uminto? Nandito sila. Uy. Anong gawin? Atras, pre! Pre! May saglit! Tawagin mo si Ronnie tsaka si Alfa. Uy, tara daw. Tawag tayo. Dali kayo dito. May pag-uusapan tayo. Dapat kayo dito. Ano ba yan? Pre! Ay, lalap-lapin kita. So, nahalo tayo ng 100K. Yes. Sa family feud. Yes. Dapat 200 kaso. Dapat 200 sana eh. Wala. Okay na yan, tama na. Hindi makaget over yung kapatid mo eh. Wala kasing pera, di ba? Hindi, ako rin naman talaga di makaget over. Pero sinusubukan ko lang maging mabuti. Hindi, pero nga, ballpen. Wait, ngayong Pasko, diba? Oy! Hindi, alam niya yan. Nakaschedule na yan, No. Ngayon, baka pwede, i-request ko lang. Na baka pwede, napanalo na natin sa Family Feud. Makukuha natin at ibibigay ng mas maaga. Hindi. Hindi. Ibigay natin sa mga mas nangangailangan, diba? Nakagaya namin, kasi mas kailangan namin yung pera. Mas kailangan mo? Gusto mong tumira sa Comporta agent na lang? Ay, so, hindi. Doon kasi natin ibibigay. Doon natin ibibigay. Kung okay lang sa inyo. Okay. Kasi sa akin nakapangalan yung cheque. So, makukuha ko yun ang buo. So, kung okay lang sa inyo, kapag nakuha natin, gawa tayo ng konting donation lang para sa Home for the Aged. Tapos, baka pag umuho kayo, tanong ka kay Father Paul kasi matagal na tayo nakapangako kay Father Paul. Ay, tama. Si Father Vlogger. Tama. Father Paul, kamukha ako. Hindi nung rin ang mukhang mabait. So, ang tanong ko, okay lang pa sa inyo? Okay, alright. Ba't di ka sumasagot? Mga ano ko. Pero okay ba sa inyo? Okay. Ayan, di, ano pang inaantay natin? Gawin na natin to. Let's go. Tara. Vlogger, no? Vlogger yun, no? Balis. Ba't di ka matakpang? Paano din nagawa? Baka dalawang kamay. Ay, hindi pa rin eh. Hindi pa rin. Kita sa rin. Ilabas mo. Tanggal mo yun. Ilabas mo. May trabaho lang. Uy, sir. Nagtatrabaho lang po, sir. May trabaho ka? Opo. Anong tatrabaho mo? Opo. Ito po. Videographer po, sir. Videographer? Parang po, sir. Angas mo. Pupunta ka ng charity. Angas mo. Oh. Gagalit. Vlog lang. Yung pag gusto makita ng tao. So isasalang na namin to gabi pa lang kasi medyo matagal isalan tong main course natin, which is ano nga to? Roast beef ba? Baka na lang kulang, di ba? So kakagising ko lang alas 8:30 and ginagawa ko na yung ano ngayon, potato gratin.
brother. Natuloy din po tayo sa wakas. Si Miss Donna po, siya po ang in charge nila. Hello po, ma'am. Hello po. Anong oras po ang dinner natin? Mga 5:30, alas 6, no? Sige po, ano, set up na po kami. Yes, Nino. Oh. At sa wakas, andito na tayo ngayon sa Tulay ng Kabataan Foundation Incorporated, Home for the Elderly, dito sa Santillana, Botas. Lapit lang dito sa atin. Mm. Kung nakita niyo yung biyahe ng biro, kala niyo pagkalayo-layo. Hindi, siguro 15 minutes. Para familiar to, ah. Father, hello po, hello po. Hi, hello, Nino. Hello po, hello po. Kawakan ng Diyos. Yeah. mabait na Ninong Ray. Ninong Ray lang. Salamat sa Diyos, natupad yes. na ito. And salamat din siyempre sa Family Feud, sa 100,000 nyo. Maraming salamat. Dalawandaan dapat yun eh, kaso... Oh, ako na na... Ay, yung ballpen ko nalaglag. Ay, may pabuya ka sa akin. May pabuya ka sa akin. Uy. Father Paul, may tanong lang ako. Kapag nawala ba yung ballpen mo, may nagsosole? O, mayroon naman. Mayroon naman. Oh, mayroon. Ah, eto tanong. Pag binigay mo, pag sinuli ba yung ball, binibigaw ba ng pabuya? Oo. Ah! baka sa ano, church circle, gano'n, di ba? And then nga, magluto tayo ngayon, Father Paul. Basta ang idea namin dito is, yung buong 100,000, pinambili namin ng mga magagamit dito. Nakipag-coordinate kami sa staff and nagtanong kami kung ano yung mga kailangan. Mm. Kailangan pala mga wheelchair, washing machine, mga ganyan. So yun yung mga binili namin. Mamaya ipapakita namin. Ngayon, etong niluluto namin, labas to. Hindi namin binawasan yung ano, yung 100K itong panluto, labas. So, may mga gamot din pala, no? Na, ano. And nakikita ko na sila, lolo at lola ngayon. Sana natutuwa sila. Matutuwa sila. Sana po. Anyway, Father, maraming salamat po. Thank you so much. Sana ma-enjoy nyo rin po yung lulutuin namin. Oh, meron din kayo dyan, syempre. Gutom na nga ako eh. Yeah, malapit na to. Sige. Sala na namin. Okay. Thank you, Father. Salamat po. Thank you. Ang menu natin ngayon ay three courses tayo. Tayo ay merong soup, main course, at ano tawag mo rito? Dessert, syempre. Appetizer natin ay, since nabotas, di ba? Hmm. Seafood chowder, pare. Naghihiwa na tayo ng patatas dito. Actually, ang paglulutuan natin dito, ang ano dito, ang elderly dito ay 15. Ang paglulutuan natin ay total na 40. Kasama yung staff, syempre. Masasalamat din sa mga nag-aalaga sa mga lolo't lola natin, di ba? O kaya 40 head yung paglulutuan natin ngayon, di ba? Ang oras ngayon ay mag-aalas 4 na. Ang dinner nila ay around 5:30 to 6 daw. Abot naman. Eh, baka tinatanong mo, Ninong Ray, asan yung roast beef mo? Ay, niluto na namin kagabi pa yon, 'di ba? Nga pala may nakalimutan ako. Oh. Yung roast beef natin, hindi lang siya roast beef tsaka kanin, meron din tayo nilutong ano, potato gratin. Eh sasabihin mo, Ninong Ray. Asan na yung potato gratin mo? Asan yung potato gratin? Eh niluto ko na kanina umaga yon, pare. So ngayon, ang niluluto na lang namin dito ay yung soup kasi ayaw naman namin na niluto na lahat sa bahay. Tapos kumbaga isasalok na lang namin dito. Ayaw naman namin noon kasi gusto kong magluto sa iba't ibang lugar, 'di ba? Hmm. Hindi ko naman sinabi gusto kong magsalok sa iba't ibang lugar, 'di ba? Gusto kong magluto. Kaya magluto rin tayo dito. At syempre, meron tayong guest chef dito. Chef Amity, ba't parang nanggigigil ka sa patatas? May problema ka ba? Kanina pa, hindi sa patatas ang gigigil, sa'yo. Ah, sa akin ba? Utos ka doon ng utos eh. Sorry. Actually, no, medyo na-challenge kami. Kasi yung luto portion, dali-dali lang magluto eh. Medyo na-challenge kami dun sa part na kukumpletohin yung mga items. Kasi medyo nagulat kami na wala na pala kaming oras. Paubos na pala yung December, alam mo yun? Paubos na pala siya. So, nung nalaman na namin yung mga items, kinumpleto to ng buong team din nung in one day. Pare, lahat, di ba? Si Amity, buong araw nasa kalsada, pagod na pa. Kaya nagigil na siga mo. Ay, sorry. Pero yun nga, nakakatawa kasi nakumpleto ng isang buong araw yung medical supply. Mamaya mapakita namin sa inyo kung ano-ano yung mga bagay na yun. And syempre, maraming salamat sa Family Feud kay Ding Dong Darkness na napakagwapo. Oh. Napakagwapo talaga. Gwapo talaga. Oh, gwapo talaga. Pagbigay ng 100,000 and sayang lang, 200 sana dapat eh. 200 sana dapat eh. Ano, ay, ballpen! Kanino to? Sa ito? Sir, ballpen mo. Pabuya, syempre. Sabi sa'yo, pre, di na makakalimutan na abang buhay ito. So, magsimula tayo sa dairy cream, pare. Tunawin lang natin, dahan-dahan. Celery, bawang. Gigisa lang natin to hanggang... Magisa? Ay, tama. Kung tubig mo ay kumukulo na, magsasayin na kami. Kapag nagsasayin kami ng pangmaramihan, natutunan ko to sa restaurant dati, kasama si Asyo. Pakuloyin mo muna yung tubig para hindi mahilaw. Sige, lagay mo. Hinaan muna natin yan. Kung sakasakaling sobra yung tubig mo, madaling tanggalin. Kasi hindi pa siya masyadong naluluto kasama yung bigas eh.
Kailangan natin isala yung patatas na natin kasi gusto natin i-ring madurog ba? Kasi ito yung magbibigay lapot sa ano na sa chowder natin. Basically ano lang to, seafood soup na ano, may cream tapos pinalaputan gamit ang durog na patatas. Actually kung meron kayong ano, tirang mashed potato, tapos di nyo alam kung anong gagawin doon. Eh gawin yung chowder, di ba? Yan tubig na to, yung tinanggal namin sa bigas, namin sasayang, yan yung ilalagay namin dito. Kasi may starts na yan, pare, di ba? Huwag mong tatapon ha, nakakasabi ko lang, makapahiya tayo. Kailangan na rin pala natin ng konting ano dito, konting asin, pero pati saan gagamitin ko. Seafood eh. Form pa rin naman ang asin yan. Alam ko, iniisip niya ang father. Father, alam mo sabi ni Alvin? Atin lang yun. Ay, sa atin lang. Baka lahat tayo mangumpisal bigla. Chat ko na lang, father. Chat ko na lang. Yan siya kasi Alvin mahilig sa seafood. Yan siya mahilig sa seafood. Bakit natatawa ka? Wala. Tumigil ka. Anong seafood ba yan, Alvin? Nagtatanong si father. Sumagot ka? Sumagot ka? Hindi, may tanong ako, Alvin. Hindi, may tanong ako. Ang seafood ay? Masarap. Masarap. Ang init. Di ko alam kung kinakabahan ako. Ano? Yan maganda. Yan yung ito. Camera to kita. Baya halos nasusunog sa ilalim. Nagkakasunog-sunog. Gusto natin yan. Sabi nga ni Bruno Mars. That's what I like, pare. Yung tubig. Tapos dadagdag-dagdaga na lang natin yan hanggang madurog yung patatas natin. Sabi natin, pwede to, pero please, ito yung technique na to, huwag nyong gawin na maraming beses. Kakayurin nyo yung sinaing, pero huwag maya-maya. Delikado to. Kasi yung sinaing nyo may gimbiko. Bato ka dito sa tatay mo, matik. Diba? Isang kayod lang. Kasi mentre sinahalo mo na hinahalo, lalagkit yung kanin. Kaya yung mga lola mong hardcore, pag nagbibiko, di ba, ganun ang ganun yan. Ganun yun, kasi hinahalo na hinahalo yan. Sex man ba dati na? Halo kay ube. Saka nag-gay spaghetti. Pataas o pababa? Pataas. Father, oh. Father, oh. Father, oh. Ayan! Gamit natin dito ay short plate. Ni-roast ko to for around siguro 5 hours. Ay, kalambang. Mauna ka na, father. Oh! Makasalanan yan, makasalanan. Tandaan nyo, ang makasalanan hindi nagluto. Yung kakain. Ang kakain. Ngayon, dito sa tubig na to, kasi pangkaraniwan na ginagawa natin sa mga chowder-chowder, nilalagay lang natin yung tahong, halaan, hipon, ganyan. Pero dito, medyo ibahin natin ang konti. Let us differentiate it a bit, pare. Mushroom natin, mushroom soup natin, pero iuhuli na natin yan kasi basic lang yan. So, nakakulo na yung tubig natin. Pwede natin ilagay itong ating halaan, pare. Papahimay ko tong mga to. Ilalagay natin dito kasi ayaw ko nang paghimayin sila lolo't lola. Rekta kain na, 'di ba? Tapos yung sabaw nito, syempre, napaka ano 'yan, napaka lasa niyan kasi pinaglutuan ng halaan niyan. Kasi lasa ng ano, pawis si Poseidon 'yan, pre, 'di ba? Ano 'yan, ilalagay natin dito sa chowder natin. Luto na siya. Ayun oh, paano mo lalaman? Nakabuka na. So good luck sa maghihimay nito. Okay na 'yan, pwede naman 'yung ano natin, tahong natin. Itong tahong namin, nakabuka yan, pero ano yan, pin-reaser kasi namin kanina yan, kaya ano na siya. Ano yan, epas yan, sure yan, epas yan. So hintayin lang din natin maluto yan, tapos himaya na, pare. Par, luto na rin ang ating hongta at napakabango. Napakabango talaga ng tahong. Bakit? Wala. Hindi ba? Si Father, oh. Si Father, andiyan si Father, oh. Si Father. Oh, lalo kung dito sa nabotas binili kasi fresh siya, fresh. Kasi diba? Ang seafood ay. Natawa si Father. Tatlo na kayo mangungumpisa. Yun! Anyway, ang last na seafood na isasalang natin ay hipon, pre. Siyempre, galing din dito sa? Nabotas. Yes, accidentally punctured. Nabotas. Atawa si Father! Atawa si Father, di ba? Nagay natin yan dyan. Uulitin ko lang po, yan po ay hugas, pare. Kasi Father, sabi nila, dito ako naghuhugas eh. Maganda rin ka pa maglalagay ka ng tubig sa bandang gilid din kasi mas malapit sa metal 'yon. So mas malakas ang evaporation doon, pare. Yan, okay. Pagkatapos maghimay, ang bala ko talagang gawin dyan ay ibalik yung mga shell natin dito. Tapos, makuluan kasi nandun ang sabaw eh. Mga hipo natin, okay na rin, par. Ganon din gagawin dyan, papabalatan lang din natin. Sobrang tindi na ng lasa nitong ano na to. Itong sabaw na to. Paano? Matindi. Father, natawa na naman. Plus points. Si Father Paul, cool yan. Ay, pwede ko ba i-discuss, Father Paul, yung about sa ano? Sa Boy Ching Wu. Kasi ang Boy Ching Wu, kung di ako nagkakamali, ang oldest Chinese restaurant sa Caloocan. Opo. Tama yun, di ba? Tama. Oldest Chinese, ano kailan siya na-establish?
1939 at family ni ano ni father po lang may-ari noon. Tapos nagkaroon sila ng branch sa Malabon. Opo, sa Concepcion. Sa Concepcion. Ay, ang sarap doon. Ano ba yung paborito? Alam mo yung naaalala ko doon? Yung parang meron silang ano eh, nadatanong ko yung kusina bata pa ako. Tapos parang may brick wall, parang may parang bricks ata yung may nakikita akong brick interior doon. Hindi ko nasilip yung buong kusina, pero makakain kami madalas doon. Sarap doon. So okay na yung ano natin. Ay, papahimay ko na lang tong mga to. Tapos basically halos buo na yan eh. Tapos pwede na nating ibaba yan. Simula na tayo dun sa ating gravy, pare. Yung ating mushroom gravy, dairy cream. Yun, pare. Maraming paraan paano gumawa ng mushroom soup. Pero sa akin, ano na lang talaga, intensely mushroom, pare. Ganun na lang ang gagawin natin. Para mas, kasi pwede ka pa maglagay ng sibuyas dyan, kung ano-ano. Pero tingin ko, kung maglalagay tayo ng plant matter dyan, talagang ano na lang, mushroom na lang, para mas matindi ba. So yung subukan natin, ipa-brown yung dairy cream natin, para lang mas meron siyang nutty flavor. Mga shell natin, kung ano lang kakasya, pwede natin ibalik dito. Ayan, nag-brown na siya, di ba? Tsaka mo ilalagay ng mushroom para bumaba uli yung ano niya, yung temperature niya, matigil yung ano, yung pag-brown niya. Dami nating mushroom, pare. Gahit pala natin ngayon ay shiitake. Kasi matubig talaga ang mushroom eh, pero para mas magtubig, mag-isa na maayos, lagyan natin ng any form of salt, syempre, matis. Ayan. So hintayin lang natin mag-isa ng mabuti to at mangunti siya, pare. Ngayon, meron ako dito isang ingredient na hindi ko alam kung ilalagay ko. Ito yung pinagkatasan ng baka natin. Mm-hmm. So mantika ng baka to. Ngayon, gusto ko siya ilagay para mas masarap kasi iniisip ko yung health nila. Pero sabi nga nila, araw ng mandarugas ngayon, pare. Yung cheat day. Araw ng daya. Araw ng daya. So ngayon, siguro kung ilalagay ko to, mga 1 to 2 tablespoons lang, okay lang. Kasi pre, kakainin din naman nila yung baka eh, di ba? Yeah. Dalawang kutsara yung hanggang ano. Gawa na tayo ng roux, pare. R-O-U-X. So, andyan na yung mga fat natin. Uy, father, tinawag akong fat, oh. Uy, wala. Tumawa, oh. Mamaya ka sa akin. Ay, hindi. Tinapatawad na kita. Okay. Hindi naman kasalanan yung pagsabi ng totoo, eh. Oo. Harina, lagay tayo dyan. Tuin lang natin yan. Siguro konti pa. Yan, gisa-gisa lang natin ng konti yan. Actually, pagkatapos natin dito, pag okay-okay na lahat, pakita namin sa inyo kung ano yung na-donate namin. Kasi ganito yan eh. Ganito. Ako naniniwala ako na napakaraming taong gustong tumulong. Naniniwala ako. Pero nai-intimidate lang siguro sa baka mamaya konti lang maibigay natin. Mga ganon. Yung ibibigay namin ngayon na napanalunan namin sa Family Feud, malaking halaga yon, pre. Malaking halaga talaga yon. Gusto lang namin ipakita sa inyo kung gaano kalaking halaga talaga siya in terms of donation. Kasi, kunyari, magbabarkada kayo. 10, tigi 1,000. Pre, ang laking bagay na nun. Ang laking bagay. Tapos hanap lang kayo ng ano, yung mga gantong klaseng mga gantong klaseng lugar, pre. Mga konti lang yung mga lolo't lola. Hindi sila masyado nabibigyan pansin eh. Diba? Kasi mas naka-focus sa malaki. Hanap kayo ng ganto. Pucha, pre, ako. Diyan ako nakatira, hindi ko alam na mayroong ganito pala dito. Baka malamang sa community nyo, meron din. Hindi malabo na meron. So, hanap kayo, lapit kayo sa simbahan nyo or sa mga tulad ni Ian. Ano yan? Very active sa church. Kaya kami nagkaroon ng connection sa ganyan, di ba? Yung mga maliliit na halaga nyo, hindi yan maliit na bagay, di ba? And gusto ko lang sabihin na yung mga pagtulong na ganyan, hindi kailangan grand. Hindi siya kailangan grand. Eto, naging grand lang to. Maraming salamat kay Ding Dong Dantes, di ba? Pero mas grand pa sana kundi dahil sa ballpen ni Ian. Pero, sorry. Ang punto ko lang, lahat tayo may kapasidad tumulong. Kung gusto natin, pare, yun yung pinakamahalaga. Oo, diba? Yun. Kasi gusto ko lang, ako ah, noon pa, gusto ko nang tumulong dati. Wala lang akong talagang pantulong. Wala talaga. Ngayon, meron ka na eh. Ngayon, medyo nakakaluwag-luwag na ng konti. Nanalo pa ng 100,000, 200 sana, kundi lang sa ballpen ni Ian. Uy! Sir, ballpen mo to? Uy, maraming salamat. May reward ba ako dyan? Uy! Thank you! Tama talaga dapat yung sagot. Tama talaga yun eh, oh. Ding Dong Dantes, mag-aapila kami dyan. Pero yun nga, pakita namin sa inyo kung gaano karami 100,000 para matansya nyo kung gaano ba aabutin yung 10K. Halimbawa, kasi feeling ko yung 10K reachable yun. Kahit nga 5K. Ito. Meron kaming biniling ilang wheelchair. Apat na wheelchair. Magkano wheelchair? 3-1 lang ang wheelchair, pre. Sa halagang 12,000, meron ka ng apat na wheelchair. Ako, pre, kala ko wheelchair, mga 20,000 eh. Hindi ko alam. Wala talaga akong alam. Eh, ang punto ko, yung mga maliit na halaga, pag inipon-ipon yan, malaking epekto na yan, pare. Apat na wheelchair sa 12,000 pesos. I'm sure kayo ng mga barkada nyo, kaya mo lumikom ng 12,000 pesos. Tapos, bigay nyo lang sa ano. Ito pa isa, nag-request sila kung pwede bang mag-washing machine kasi kailangan daw nila. Sabi ko, washing machine? Ako, baka di
umabot sa budget. Nalaman namin, makakabili tayo ng washing machine sa nasa around 8,000. Oh, 8,000 washing machine? Hindi, yun. Palagay ko, kasalanan ko yun na hindi ko alam yung presyo. Oh. Pero ang punto ko, yung washing machine na yun, ang laki na maitutulong nun sa mga gantong klaseng lugar, di ba? Anyway, bambalik tayo sa gravy natin. Ang ganda na segue ko, di ba? Tubig. Yan. Kapag lumapot na siya ng sagad, tubig pa ulit. So habang inihintay nating pakuluin yung mga pinapakulo natin doon, kasi patapos na rin tayo halos, pakita na namin sa inyo kung ano yung nabili namin sa 100,000. Si Ma'am Charlene ang nangangasiwa dito sa Tulay ng Kabataan, Tulay ng Kabataan Foundation Incorporated. At syempre si Father Paul, ito na po siguro yung pinaka turnover, di ba? Parang ganun. Again, gusto ko lang ipakita sa inyo to kasi ganito karami ang magagawa nyo sa 100,000. Kung ite 10% nyo to, 10,000 kayo ng mga barkada nyo, malaking difference na rin yun. So una, meron tayong mga damit po dito kasi meron po tayong mga lolo't lola. Sa lola, binigyan natin ng duster. Ilan yun, Bin? Tiglima. Limang duster. Tapos sa mga lolo po, short tsaka t-shirt, limang set din. Tapos meron tayo ditong washing machine. Ito, request talaga nila to. Na-request talaga washing machine. Siguro nga naman, malaki ang igagaang sa buhay kapag may washing machine, di ba? Tapos, stand fan and ceiling fan. Ilan yun? Tig-apat? Tapos, medical supplies. Marami tayong gamot na binili. Yung mga gamot, hindi namin hinulaan yan, ha? Na-request po talaga nila yung mga gamot na mga maintenance sa mga lolo't lola natin dito. At kung makikita nyo, marami din naman yan. Marami din naman talaga. Tapos, meron tayong mga gloves, mga underpads. Tapos, kung makikita nyo dun sa taas, ang daming diaper. Request din nila, nakalagay doon diaper kung kaya marami. Kasi, feeling ko, kailangan talaga nila yung diaper. Tama, di ba po? Tapos, ayun nga, apat na wheelchair, mga alcohol, asukal, kape, bigas. Kumbaga, inuna muna namin yung mga feeling namin na kailangan talaga. Tapos yung natirang pera, inubos na lang namin sa mga groceries, mga tulad ng bigas, kape, creamer, mga asukal, di ba? So, napakarami nito at dahil, kaya namin nagawa ito, dahil nga, sa Family Feud, marami salamat, GMA at Ding Dong Dantes. Pero again, doble sana. Uy, bullpen! Share sa'yo to, ang punto namin kaya namin gusto ipakita to. Pwede namin hindi na ipakita to eh. Pero kasi ang gusto namin mangyari, pagkatapos yung manood nitong vlog na to, makita nyo na kayo mismo ay kaya nyong mag-donate. Hindi kailangan 100,000. Pre, washing machine, magkano to? 8,000? 8,000 to 9,000? Mga siguro 8 to 9,000. Mag-pitch-in kayo ng tropa. Di ba no, Father? Di ba no, ma'am, no? Pitch-in kayo ng mga tropa nyo. Makakabili na kayo ng isang washing machine. At yung isang washing machine na yon, na siguro magkano na ipipitch-in yung isa-isa, hindi naman malaking halaga, ang laki na nang maibibigay na ginhawa sa mga gantong establishments. Gusto ko na kayo mismo mahanap nyo mula sa loob nyo magbigay sa mga gantong bagay. Kasi I'm sure ikaw mismo na nanonood dito, kaya mo kinlik tong video na to eh. Kasi meron ka ng inclination to give eh. Pero hindi mo lang talaga alam kung paano magsisimula. Alam mo paano namin sinimulan to? Si Ian, kinausap ko, Ian, tanong ko nga kay Father kung saan tayo pwede mag-charity. Ganun kadali. So kayo, pwede kayo pumunta sa pinakamalapit yung simbahan. Sabihin mo, Father, saan po ba kami pwede mag-donate? Ano po ba mga kailangan nila? Tapos, ganun kasimple. Hindi siya mahirap na bagay. Madali lang siya. At again, hindi nyo kailangan ng malaking halaga para makapagpagaan ng buhay, diba? So eto na po, madam, sana po makatulong po itong mga bagay na to. And ayun, maraming salamat po ulit, Ding Dong Dantes. And baka may sasabihin po kayo kay Ding Dong Dantes. Maraming salamat po sa donation po nabigay po sa amin at malaking tulong po ito para sa mga elders po natin. Tapos mga stroke patient po sila at kailangan po nila yan. At ano po, yung wish granted po yung mga wishes nila, yung mga rinarequest po nila na mga kape, mga wheelchair po at mga gamot para po sa kanila. At maraming salamat po. Ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa'yo po, tunay na ninong talaga. Yeah. Ninong talaga. Thank you. Salamat po. Mga inaanak, uulitin ko lang, hindi namin binablog tong bagay na to para magyabang. Kasi kaya lang naman kami nagkaroon ng ganito kasi nanalo nga kami. Bila kami nagkaroon ng hindi inaasahang pera dahil nanalo kami sa isang game show, katuwaan lang naman yun, di ba? Pumunta lang naman kami doon, di ba? Kaya, again, hindi namin to ginagawa para magyabang. Ginagawa namin to para ipakita sa inyo na kayo mismo, kaya nyo mag-donate, kaya nyo magpagaan ng buhay, kaya nyo magpangiti ngayong Pasko. Ngayon, balik tayo sa kusina. Medyo crunch time na, pare. Kailangan natin mag-serve. Tinimplahan na namin to, chicken powder, patis, paminta. So, ngayon, kukulayan lang natin ng dark soy sauce. So, lagyan natin ng konti pang dairy cream para lang may shine siya. Yan.
unti-unti na yung malulusaw dyan. At habang hinahalo, para mag-emulsify, hindi humiwalay yung ating dairy cream, pare. Habang ginagawa natin yan, meron na tayo ditong cornstarch and water mixture. Nilagay ko na rin dito yung sabaw na in-extract natin kanina. Yan. Hapalaputin natin, ere. Yan. Ayan na yung sauce natin. Napakaganda. Luto. Yan. And then yung tahong natin. Ay! Mukha na po marami nilagay kong patis. Eh, marami talaga siya. Eh, kasi marami yung ano natin. Pagkwagayin pang tao yan. Oo, diba? Actually, sobra-sobra to, pre. Ang seafood ay lasang-lasa. Yeah! Okay, hawan dito. Plate na tayo ng soup, pare. O, ganito gagawin. Maglalagay ako ng soup. Tapos bibigay ko sa'yo. Kurutan mo ng parsley. Kuya Habon, lagyan mo ng kutsara. George, ilagay mo sa tray. Ito tulak mo papunta doon. Kuya Bon! Tulak mo naman ako. Ano ka? Tokoha naman? Ano yung artistic nasa gilid? Ilan yan? Ilan yan? Anim. O, sige, anim. Tapos, 24. So, assembly line. Ito, tumatakbo na rin yung ano natin. Makapagluto ka lang muna ng kahit around 90 pieces. Okay na yan. So, ito yung roast beef natin. Check muna natin kung sliceable ba talaga ito. Yung ating gratin. Oh! Nakita mo ba yan? Ano sabi niya? Iyak siya. Kainin mo na ako. Kainin mo na ako! Magbubuelo muna ako dito para pwedeng dampot-dampot na lang si Habon dito mamaya. Ay, muning! Lang, hindi ba ganun yun? Hindi normal yun, sir. Hindi ba normal yun? Hindi ba kaya na metformin yan? Hindi kaya. Hindi kaya metformin yan? Hindi yun yung nararamdaman ko kasi. Si Doc Echo, ayan. Kamusta yung, kasi siya yung nag, ang tawag sa ginawa mo? Parang basic physical exam. Basic lang. Physical exam, ginawa niya sa mga lolo't lolo natin. Kamusta naman sila? Yun po, kadalasan naman is ang kanilang nararamdaman is yung pananakit. Yung parang, katandaan na rin, osteoarthritis, or pag mataas yung uric acid, sumasakit yung mga kasukasuhan. Tapos, meron tayong isang na-check up na nahulog daw sa hinihigaan. So, kaya masakit yung kanyang dito sa likuran. Lower so, back? Lower back pain. So, binigyan lang natin siya ng pain reliever. Tapos, kapag hindi pa rin na ano, pwede natin siya ipa-x-ray para malaman if may bali ba or may diferensya ba doon. Tapos, meron tayong isang na-check up si tatay. Meron daw lagnat. So, para mas makita natin kung ano ba yung source ng lagnat na yun, pwede kasing inflammation or infection. So, nirequestan ko siya ng para makita CBC tsaka urinalysis kasi meron sa history niya na dati nung September, mataas yung, meron siyang UTI or urinary tract infection. Kasi kanina tinanong ko ni tatay, anak, hindi ba nakaka-high blood ito? Sabi sa akin, sabi ko, tay, minsan lang naman. Sabi ni tatay, oo nga. Iba naman tayo sa hindi talaga makukuha ng lagundina. Hindi kasi nabasa ko sa ano eh, nabasa ko sa internet eh. Hindi talaga. Hindi. Ay, sige. Thank you, Doc. Merry Christmas po. Nalilito kasi si nanay. Ako daw si father. Baka di ako tanggapin. Diba? Tapos si father daw si Ninong Ray. Tayo nga tayo, father, para makita nila. Parang lugi naman si father. Balik natin yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa... Dapat si Father D. Thank you. Pre, dito tayo sa Glen. Tara. Kakapunta lang natin ng ano. Sorry. Gusto ko lang magpasalamat, siyempre, sa Team Ninong kasi dinonate nila yung winnings nila sa Family Feud kesa kami nila. Tulad ng mga ganid na ere, mga 200,000, no? Kaso, 100 lang eh, di ba? Pero, tama. Pero, napakagandang experience. Ako, honestly, hindi ko magawang masyadong tumambay dun sa, ano, sa area. Kasi, parang, nakakahabag ang matatanda eh. Alam mo yun, di ba? Eh, nakakahabag ako sa'yo eh. Hindi, nakakahabag yung mga matatanda. Maganda yung kondisyon nila dun. Maganda talaga. Pero, parang napapaano ka lang na, paano kaya pag matanda na ako?
ano-ano na kayang mangyayari sa akin, sa ganun din ba ako mauuwi. Alam mo yun? Eh, syempre, wala namang nangangarap sa atin na nang ganun. Pero, wala lang. Parang ayoko lang masyadong magtatambay doon. Ang gusto ko lang talaga sana actually, pagkatapos magluto, sumibat na, ganun. Tapos, spear na. Tapos bigay lang yung mga donations. Pero, syempre, tumambay pa kami ng konti noon. Nakipagkwentuhan pa kami. And mas nakakantig. And I think, no, ito yung mga ano eh. Ito yung isang bagay na hindi mo mabibili kahit anong gawin mo. Well, ito yung mga bagay na makukuha mo kapag pumunta ka sa mga ganyang institusyon siguro, yung mga ganong kwento, yung mga ganong karanasan. Hindi mo siguro makukuha sa iba yun eh. Doon lang siguro talaga, oy, may nag-aano dito, ang ingay nyo ha. Ano naman yan, Mr. Jimena? Pero, yun nga, again, kaya namin ginawa tong vlog na to kasi naniniwala ko na ikaw mismo, kaya mo kinlik tong vlog na to kasi meron kang inclination na tumulong. And naniniwala ako halos lahat naman tayo may inclination to tumulong. Pero parang nai-intimidate tayo. So, kung gusto nyong mag-donate doon sa Home for the Aged, Tulay ng Kabataan Foundation Incorporated, Jerome, lagay mo na lang dito yung contact nila, yung contact info nila para makapag-donate sila doon. Pero hindi yun yung point eh. Ang point dito is hindi mahirap gawin tong ginagawa namin. Oo, sige, 100,000 yung dinonate namin, pero hindi nyo kailangan mag-donate ng 100,000, alam mo yun? Nabigyan lang kami ng pagkakataon na makasali sa isang game show na trip-trip lang naman, di ba? And sabi namin, sige, gawin natin yung bagay na yan. Kunyari nga, wheelchair, 3-1. Hindi ko iisipin na 3-1 ang ano, wheelchair, magkano lang yun. And anong klaseng comfort yung maibibigay nun sa isang sa mga tao dun, di ba? Sobrang laking bagay nun. Washing machine, pare, na 9,000. I'm sure kapag pumunta kayo simbahan, walang shortage doon ng mga charity na pwede nyo tulungan, di ba? Paki-comment sa baba kung meron kayo naiisip na charity na gusto nyong donatean, pagbuhusan ng panahon, ng oras. Tumunog na. Ang bilis na. Yun nga, siguro mag-start kayo sa sarili nyo. Then pwede nyong i-open sa pamilya nyo. If not, sa mga kaibigan nyo. Kasi I'm sure, kaya mo natapos tong video na to. Kasi gusto mo ring tumulong, pare. And maraming salamat ulit syempre sa Family Feud at sa napakagwapong si Ding Dong Dantes. At syempre, sa nakalaro namin ang Team Mekos Mekos. Oh, diba? Yeah. Mekos Mekos. Oh, La Union. Medyo malayo, pero gawa natin ang paraan yan, diba? Nga pala, no? Hindi siguro namin nabanggit throughout the vlog, pero meron din palang 20,000 na donate ang Family Feud dun sa Chosen Charity. Hindi kami nag-donate neto, ha? Hindi kami nag-donate. Yung Concordia Children's Services na pwede nyo rin silang i-check out at puntahan. Napuntahan natin. Maganda yung mga ginagawa nila, oh. Mga orphans. Orphanage, eh. Pwede nyo rin silang i-check out. Pwede kayong mag-start doon sa ganun, diba? Hindi kami nag-donate noon. Family Feud ang nag-donate noon. And ako, naniniwala ako na makakarating din sa mabuting kalalagyan yung mga perang na donate doon, diba? Anyway, maraming salamat ulit mga inaanak. Maraming salamat sa panonood. And susuntukin ko buong angkan mo. Ay, sorry. Anyway, maraming salamat mga inaanak. I love you all. Bye-bye.